So ayan mga hunter, ang topic po natin ngayon is yung 1 peso na kalabaw na flora and fauna improved. So pag yung taon niya is 1991 to 1994. So after nga na 1994, ito na yung lumabas na piso guys, yung ginagamit na natin ngayon. Isa sa ginagamit natin ngayon kasi may bago ng piso na new generation. So yan yung ito yung sinundan nito na piso coin. Hindi na siya kalabaw ang So itong complete set na to guys, wala siyang hard to find or pare-pareha sila ng presyo. So sa online, sa Lazada, sa Shopee, ang presyohan nito is nasa 76 na nakita ko ngayon. Chinik ko ngayon na sa nag-sale sila. So 76 pesos ang isa. Pero sa online class, pero sa online guys, sa GC, sa group, ang presyohan po nito pag isang complete set po ay kadalasan nasa 400 o 500 depende sa condition. Pero sa ganitong condition guys, maximum nito nasa 400 pa kumpara sa akin ha. Pero yung iba binibenta nila 500, 600, depende rin. Pero itong complete set ko na to, ito yung personal na collection ko talaga para sa akin. Hindi siya ganun kaganda na coin guys. So kung may mahanap akong mas makintab, mas maganda pa rito, papalitan ko rin tong mga to. So kung ako magbenta nito guys, anyway, meron pala talaga akong binibenta nito, isang complete set din sa carousel. Ang benta ko po is nasa 200 pesos lang. Ang condition nun hindi ganong kaganda, pero hindi rin ganong kapangit guys. Okay na okay pa yon. So ito yung sukat nya, bali ito yung luma, pakita ko lang sa inyo yung sinundan nya na piso. Pag kumpara natin, ganyan po siya kaliit yung itong piso na to. So maliit, sobrang liit po talaga. So ayun guys, yung mga presyohan ko guys, nagbase lang ako sa experience ko tsaka sa mga talaga yun nga mga experience ko kung magkano ko sila nabili. Kasi ito guys, nabili ko, di ko lang natandaan kung magkano nabili ko. Kasi nga yun, pag bumibili kasi tayo, maramihan, kumbaga pag mag meet up ako, gusto ko yung marami ako makukuha sa isang meet upan lang, kaya nakukuha din natin sila ng mura. Kasi marami po talagang mga nagba-buy and sell talaga ng coin guys. So depende na lang sa atin paano tayo maghanap sa tiyaga, paano tayo magtiyaga para makakuha ng mas murang mga coin. So tiyagaan lang po talaga sa pangungulikta ng coin guys. Tapos itong mga coin na to, ulitin ko, mga pinapakita ko sa inyo, ito na yung mga personal coin ko na talagang hindi ko na siya ibibenta. Kasi yun nga, ang style ng pagkakolekta ko guys, meron lang akong isang limbawa sa ganito, dapat mayroon akong lahat ng year para masasabi ko na kompleto ako sa ganyang series ng mga coin. So ngayon marami-rami naman tayong mga kompleto na rin na year, pero ang dami pa rin nating kulang. Kaya ang ginagawa ko pag may chance sa makabili ng maramihan, ayun, hahanap lang ako ng wala pa doon. Minsan 50 piraso, 25 piraso, titingnan ko kung anong wala pa ako doon. Tapos kukunin ko yung wala pa ako, yung mga sobra ibibenta ko siya para maski pa paano may pambili ulit tayo ng panibagong coin. Ganun lang ako magkukolekta guys. Tapos kaya naman tayo nag YouTube channel para din may documentation yung unang-una, may documentation yung pagko-coin collection ko. So kung ma-monetize or hindi, sana ma-monetize din. Kaya i-subscribe nyo ako guys. para naman mayroon akong extra. Sorry. So anyway guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe pala sa aking channel, Philippine Coin Hunter, please subscribe. Yan, happy hunting everyone. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.